Hello guys, good morning. Nandito na naman tayo sa Drug Education and Vice Control. Palakpak naman dyan. Last time we discussed the history of drug abuse in the world and also drug abuse in the Philippines. And also last time we discussed drug trafficking, one of the first important drug traffic routes. Ito po yung Middle East, Turkey, Europe at saka yung US. Yan po yung mga first important traffic drug route. And because we know that drug abuse has become not only the national issue of a problem of just a few countries, but it is a clear and present global danger. Lahat po. Hindi lang po pandemic ang danger, pati po yung mga drug abuse is already a global problem. Not only in the Philippines, but also around the world yan. So today, highly entrenched, well-organized drug syndicates are behind this drug abuse. Lahat po mga sindikato po yung mga nagpapaikot dito po sa mga drug trafficking na yan. So, they employ the most advanced and most sophisticated technology coupled with unlimited financial resources. That is why it is very hard to stop drug trafficking. Kasi medyo high-tech na sila at saka talagang sophisticated yung mga galaw po nila. So, nahihirapan po yung mga PDEA and other drug enforcement agency to stop the drug trafficking nga data. So, last time, as I have said, we discussed the first important traffic drug route, yung apa na yan. Share ko lang muna yung screen natin para iba naman yung makikita nyo. Hindi lang po pagmumukha ko ang nakikita nyo dyan. And nakita naman sa background, yan po ang aking mga tanim dito sa bahay. Ang gaganda, oh. Bili na kayo dyan. Bili na. Okay, tignan po natin. Share ko lang po yung PowerPoint presentation para po umpisan na natin yung lecture. Okay, share lang. Share lang natin. Yan. Wait lang. Medyo pumapal yata. So, wait lang po mga kaibigan. So, yan po yung nakikita sa screen, yung first important traffic route natin. So, sa Middle East, sabi ko nga last time, that is for the discovery, plantation, cultivation, harvest of raw materials. And we also have their Turkey. Ito po yung preparation for distribution. And Europe, manufacture, synthesis, at syempre sa US ay sa marketing na po yan. So ito po yung important traffic route. So makikita po dyan, medyo lalakihan ko lang ng konti. Lalakihan ko lang ng konti para po makita nyo sa mga cellphone nyo na high-tech. Oh, nagka-virus pa. Yan. Tingnan natin yung PowerPoint presentation regarding drug trafficking. Yeah. So last time nga, yung first important traffic drug route natin. So makikita dyan yung green at saka yung red. Yung green, ito po yung mga opiates, opium. Yung green, ito po yung mga cocaine. So in major trafficking routes, makikita dyan, no? May iba-iba sila ng lugar. Mayroon doon sila po nagtatanim. Pag natanim at na-cultivate na yan, then dadaan uli sa ibang bansa yan. So as you can see there, we have the Golden Crescent, the Golden Triangle. Yan po, yung mga isa sa mga major na mga nagsusupply ng mga drug, illegal drugs sa buong mundo. So we have there the Golden Triangle muna tayo. So in the Golden Triangle,
sir, bakit ba tinawag na golden triangle yan? Golden triangle. So, in golden triangle, so makikita dyan sa mapa, magkakalapit po yung Burma, Laos, at Thailand. Burma, Laos, Thailand. Or sinabi nila, Myanmar. Myanmar, Laos, Thailand. Or Burma, Laos, Thailand. Yan po yung golden triangle na yan. Ano ba yung golden triangle na yan? So, in Southeast Asia, approximately 60% of opium in the world ay galing po dyan sa golden triangle. Yung 60%. Just imagine. And 90% of opium in the eastern part of Asia ay galing dyan sa golden triangle na yan. Yung Burma, Laos, at Thailand na yan. So it is also the officially acknowledged source of Southeast Asian heroin. And heroin is produced in the golden triangle and passed through nearby countries and relatively small quantities through air transport while transit to US and European countries. Yan po yung golden triangle na yan. Kaya makikita dyan sa mapa, sir, bakit triangle? Kasi makita naman, no? Pag pinag-connect mo yung tatlong yan, magkakadikit yan. Parang kaya tinawag po yan na golden triangle, yung tatlong countries na yan. Sila po usually yung mga nagpo-produce ng mga illegal drugs. And also, we have the, aside from golden triangle, we also have the golden crescent. So in the golden crescent, drugs that originates from the golden crescent, ano ba yung mga bansa naman yan? Kung mayroon tayong golden triangle, yung Burma, Laos, and Thailand, we also have the golden crescent. So golden crescent, we have the acronym na AIPI. AIPI. Ano yung A? That is the Afghanistan. Ano yung P? That is the Pakistan. Ano yung I? That is again the Iran. And ano pa yung isa? That is the India. Yan po yung golden crescent na yan. So in drugs trade, yan, Iraq, Afghanistan, and Pakistan form the golden crescent of major drug producers and supplies. So heroin enters India through 550-kilometer Punjab border from Afghanistan via Pakistan. That is golden crescent. And yung mga opium naman, it enters India through Punjab border from Afghanistan via Pakistan. Yeah. Kaya tinawag po na golden crescent. Kaya makikita dyan sa mapa yung mga drug trade nila. Alam nyo ba yung moon? Yung crescent moon. Yung tinatawag nila. Pag pinag-connect mo yan, magkakalapit po yung India, Afghanistan, Pakistan, at yung Iran. Kaya nga sinabi ko yung acronym niya, AIPI. That is the golden crescent. Yan. In Southeast Asia naman yan, the Golden Crescent is the major supplier of opium. Major supplier ng opium, marijuana, and heroin products in the western part of Asia. So it produces at least 85% to 90% of all illicit heroin channeled in the drug underworld market. Kaya titingnan yung Afghanistan, di ba? Napakaraming mga Talibans noon. Bakit ang lalakas ng kanilang mga armas? Bakit marami silang armas, hindi sila nawawalan ng mga bala? Kasi sa Afghanistan, yung mga Taliban doon, sinusuportan nila yung pagtatanim po ng mga opium poppy. Opium. Yung opium na yan, so pang nagtanim sila, ibibenta ngayon yan, yung raw opium. At yung raw opium, yung sinabi ko nga last time, magiging mga illegal drugs yan. Mayroong mga heroin, morphine, codeine. Yun po yung makukuha po sa mga opium. Kaya pag nabenta, yan, anong ipapalit nila? Yung mga armas. Kaya yung golden crescent na yan, medyo maraming
sumusuportang mga organized crime group dyan. Golden Crescent. Yan, ha? I repeat, yung Golden Triangle, that is the Burma, Laos, and Thailand. While the Golden Crescent, we have the Afghanistan, India, Iran, Pakistan. Oh, kaya magkaiba po yung Golden Triangle at Golden Crescent. Pag pinag-uusapan ay Southeast Asia, Golden Triangle yan. Pag pinag-uusapan ay Southwest Asia, then that is the Golden Crescent. Tawag natin. So another, yan, tingnan natin yung Golden Crescent. Magkaiba yung crescent at saka yung triangle na yan. O kaya yung crescent moon, ako natin, yung triangle, yan. Magkakalapit lang naman. Ngayon, alam nyo na yan. Next, we also have there the Bekaa Valley of Lebanon, especially in Middle East. Yeah. The Bekaa Valley of Lebanon, that is the biggest producer of cannabis in the Middle East. So Lebanon is also became the transit country for cocaine from South America to European illicit drug markets. Ano tawag yan? Bekaa Valley of Lebanon. As you can see on the PowerPoint presentation, yung mga nagtatanim dyan ng mga marijuana, cannabis, ang tawag dyan, cannabis, cannabis sativa. Iba't iba ang klase po ng species po ng marijuana. Merong cannabis sativa, cannabis mexicana, maram, at yung cannabis indica. Kaya magkakaiba po yung marijuana, which will be discussed later on, yung mga species po ng marijuana. So, another, we have the Spain, the major transshipment point for international drug traffickers in Europe and become the paradise of drug users in Europe. Bakit tinawag naman na paradise of drug users in Europe yan, yung Spain? Because we already know Spain, napakagandang lugar yan. Napakaraming mga tourists na pumupunta doon. And the main purpose kung bakit maraming tourists doon aside from the view ay drugs. Ang akala nyo, yung Spain ay for tourist attraction lang. Hindi, pumupunta talaga yung mga iba doon para po magbenta ng drugs and at the same time magtake po ng drugs. Kaya sa Europe, yan yung Spain. Paradise of drug users in Europe. Yan, tingnan nyo naman dyan. Drug smugglers brazenly unloads goods on packed beach. Yan, so, kanya, maganda sa Spain, di ba? So in South America, the Colombia, Peru, Uruguay, and Panama are the principal source of cocaine supply in the world due to the production of coca plants, the source of the cocaine drugs. That is South America. Kaya tingnan nyo sa Colombia, nandyan po yung mga different drug traffickers, different mga organized crime group, Colombian Medellin Cartel. Nandyan po yung mga taga-Colombia. Talaga drugs tikwada na ito. The number one trabaho na. Kasi dun po makikita yung mga coca plants. And we already know that coca plants, pag prenosis yan, you will get the cocaine. And cocaine is considered the king of all drugs. Bakit tinawag na king of all drugs yung cocaine na yan? Kasi napakamahal. Only the rich people can afford to buy cocaine. Yeah, Colombia, tingnan nyo naman yung Colombia, paiba-iba oh. Pupunta sa Mexico, Guatemala, Ecuador, yeah, Peru, Brazil, yeah. Kasi nandyan po karamihan yung mga coca plants. Another, we also have there the Mexico. Mexico, the world to be the number one producer of marijuana. Diba? Mexico.
Kaya tingnan nyo yung mga Mexico, it is parang mga tropical countries yan. Because when it comes to tropical countries, dyan po tumutubo talaga yung marijuana. And you know that marijuana, even dito sa Pilipinas, talagang normal lang yan. Gustong-gusto niya yung medyo tropical countries at yung maraming tubig. Kaya tumutubo po yung marijuana. Madaling mabuhay yung marijuana dito po sa Pilipinas. Just like in Mexico. Tingnan nyo sa PowerPoint presentation natin, hindi po halo blacks yan. Yan po yung mga nakapress na mga marijuana leaves. Yan, nakapress yan. Kaya ganyan, parang naka-block, blocking. That is the Mexico. Remember, the number one producer of marijuana is Mexico. Parang kang nagbo-boxing lang ah. Mexico. Next, papatalo bang Pilipinas? Tingnan naman natin yung Pilipinas kung ano ba naman ang gusto. Pilipinas also became the major transshipment point for the worldwide distribution of illegal drugs, particularly shabu and cocaine from Taiwan and South America. Yan, Philippines naman. Number one tayo, distributor ng mga shabu. Yung shabu kasi yan, galing po sa China. Eh, malapit lang po sa China. And alam naman natin, yung Pilipinas ay napapalibutan ng tubig yan. Diyan po nila ina-unload yung mga illegal drugs. Once na na-unload nila yung illegal drugs dyan sa tabi-tabi, usually dyan sa dagat, then kukunin naman ng mga kasamahan nila na galing po dito sa land. Noon nga, drum na mga shabu ang nakuha sa dagat. Kaya yung mangingisda, imbis na isda yung nakuha, drum-drum na mga marijuana. Mga bata pa kayo siguro noon, nandiyan po sa Pangasinan. Kasi ang bagsakan talaga, Pangasinan, La Union, saka mga Ilocos. Because we know that we are surrounded of a large body of water. Yan, Pilipinas, hindi papatalo yan. Aside from that, Pilipinas, drug paradise of drug abusers in Asia. Agasom na ita, Asia tayo niya. Drug paradise of drug abusers in Asia. Why it is called the drug paradise of drug abusers in Asia? Kasi alam naman natin noon sa NCR, kung nabalitaan nyo noon, parang bumibili ka lang ng candy, ng mga shabu. Doon po, lahat ata, mayroon pang munisipyo sa likod niya na napakaraming mga squatter. Doon, mabibili mo yung mga shabu. Kaya tinawag nilang drug paradise of drug abusers in Asia. Because you can buy easily. You can buy just like a candy ang marijuana. Ay, marijuana, aside from marijuana, yung shabu. Pero ngayon, medyo because of the PDEA operation, medyo nawawala na po yan. And because of the pandemic na nangyari, medyo kukunti na lang yung mga bumibili ng drugs. But still, there are other syndicates who are still operating kahit na may COVID-19. Another, yan, tingnan nyo. Sa Kalinga yan. Sa Kalinga, they are uprooting the marijuana plants. Pag mayroon pong operation ng mga Philippine Drug Enforcement Agency at mga PNP members, sila po yung nag-a-uproot niyan. Yan, kinukuha nila. Then nilalagay sa region at susunugin yan. Sisirain nila. And also, India. Tingnan mo naman yung India is the center for the world's drug map, leading to rapid addiction among the people, India. Because in India, napakarami pong mga tao yan. Walang mga trabaho. So anong ginagawa nila? So they are just taking drugs para po mawala yung kanilang mga problema. Karamihan dyan, India. Alam naman natin, yung India, parang mayayaman sila, pero hindi. Karamihan doon ay mga mahihirap din. India. Another country is the Indonesia.
that is the main cannabis growing area in Indonesia, especially in Bali, Indonesia, is an important traffic drug route or transit point for drugs in route to Australia and New Zealand. Kaya yung mga drugs galing from Australia and New Zealand, dadaan at dadaan yan sa Indonesia. Kaya makikita dyan, no? Indonesia. Usually, pag galing Indonesia papunta sa Australia, ang ginagawa nila, merong kumukuha sila ng mga plastic. Nilalagay nila doon yung drugs, tapos lulunukin yung plastic na yan na mayroong mga cocaine or any amphetamine drugs. Kaya pag nakalusok sa airport yan, mayroon nang naghihintay sa kanila ng mga sindikato. Urahin na kamot jarwaran. So once na nasa labas ka na ng airport, then ididiretso ka sa hotel, painumin ka ng gamot para mailabas mo lahat ng ininom mo. Yan po yung ginagawa nila sa Indonesia. And as not only in Indonesia, even in the Philippines and other countries, they are doing that. Yung lulunukin yung drugs na naka-cellophane. Kasi per ganon, bibigyan ka rin ng pera pag nakalusot ka sa airport. That is why maraming kumakapit doon ng mga overseas Filipino worker at yung mga naghihirap talaga. Another, we also have there China. And we know that China is the transit route for heroin from Golden Triangle to Hong Kong. It is also called the country where the ephedra plant is cultivated. That is the source of drug ephedrine, the principal chemical for producing the drug shabu. That is the ephedra plant. Kaya nga sinabi nila, yung shabu ay galing sa China. Sir, bakit galing sa China? Kasi yung mga chemical na ginagamit sa paggawa ng shabu ay makukuha lamang doon po sa plant na tinatawag na ephedra. Kasi yung ephedra, pag prenosis yan, yung plant na yan, pag kinuha, makakakuha sila ng chemical na ephedrine. Yan, tingnan naman sa PowerPoint, makikita dyan yung mga members ng mga PNP, Drug Enforcement Unit, at mga Philippine Drug Enforcement Agency, drum-drum na mga ephedrine ang nakuha nila. Galing po sa China yan. Napakarami pong nakuha. Just imagine yung mga ephedrine na yan. Paano na lang pag nakalusok talaga yan. So ilang kilong marijuana ang maproproduce ng ephedrine na yan. Because without ephedrine, you will not be able to make in the crime lab, in the clandestine laboratory, the shabu. Kaya napaka-importante po yung ephedrine na chemical. So sir, itatapon na lang ba yung ephedrine na yan? Yung iba dyan, ibibigay sa mga pharmaceutical industries kasi yung ephedrine, pwedeng ihalo din sa mga gumagawa ng mga gamot. So kaya yung ephedrine na yan, pag marami yan, at iba yung purpose mo, then pinagbabawal po yan under the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pinagbabawal. Another countries is Hong Kong. Hong Kong is the world's transshipment point of all forms of heroin. Yan. Lahat po ng klase ng heroin ay dadaan at dadaan po dyan sa Hong Kong. And we already know that Hong Kong is surrounded by a large body of water just like the Philippines. Kaya yung mga pumupunta doon na nakabangka, hindi mo alam. Kala mo mga turista, hindi pala. Mga drug syndicate pala. Kaya makikita sa, even nga sa mga pelikula ng mga Jackie Chan or mga Hong Kong movies about drugs po lahat yun. So heroin from the Golden Crescent papunta po sa cocaine from
South America is smuggled into Hong Kong via the Middle East or Asia. Tingnan mo yan, lahat po ng mga droga galing po sa Golden Crescent and cocaine from South America yun i-smuggle papunta po doon sa Hong Kong. So, tingnan nyo naman. Another, Japan. Ba, Japan became the major consumer of cocaine and shabu from the United States and Europe. Ah, number one producer. Kayong mga Japan. Japanese. Kaya pala mga addict karamihan eh. So they are the consumer of cocaine and shabu from the United States and Europe. Tingnan nyo naman. Relax na relax po yung mga dalawang babaeng dyan. No? Nag-shabu. Nag-drugs po yan. Next, we also have there the organized crime groups behind the global drug scene. Ano ba yung mga organized crime group under the global drug scene? We have number one there, the Colombian Medellin Cartel, usually founded by Pablo Escobar Gaviria and drug bosses Jose Gonzalo Rodriguez Gacha. Sila po yung mga kanyan. Number one naman ang producer ng cocaine dito po sa buong mundo noon. Kilalang kilala yan. So, known as the king of cocaine, he is regarded as one of the wealthiest criminal in history. So, with an estimated net worth of 30 billion in early 1990s. So, in the streets of Medellin, stealing, selling contrabands, kidnapping, and bodyguard. And then bodyguard before entering drug trade. Yung ginagawa ni Pablo Escobar Gaviria, yan, nagnanakaw siya noon. Ng mga, nagbebenta ng mga contraband, nagkikidnap, at naging bodyguard din before he enters the drug trade. And we all know that Pablo Escobar Gaviria, siya yung pinaka-notorious ng mga drug dealer doon po sa Colombia na yan. And he is the known as the king of cocaine. Bakit tinawag na king of cocaine yan? Napakayaman po niyan si Pablo Escobar Gaviria. Maraming mga eroplano. 15, just imagine, 15 na eroplano. Pero yung eroplano pala yan ay ginagamit na pang drug trafficking. Hindi po niya service, kundi ginagamit niya yan para maibenta po yung drugs papunta po sa ibang bansa. So, bribing, killing judges and police is one of the ginagawa ni Pablo Escobar Gaviria. Bribing. That is why lahat nababayaran. Diyos lang ang hindi nababayaran, sabi ni Pablo Escobar Gaviria. Pag hindi ka nabayaran, then you will be killed. Pag ikaw yung judge, you will be killed. Kasi pag ikaw ay kumontra sa kanyang ginagawa, kahit ikaw ay police, magbilang ka lang ng oras, patay ka na. Yan. Kung ikaw ay judge, kumontra ka kay Pablo Escobar Gaviria, mamamatay ka rin within few hours kasi napakarami niyang mga bodyguard, mga killer. And also, sabi ko nga, bumili ng napakaraming mga eroplano. He smuggled cocaine in old plane tires and paid the pilot 500,000 euro per trip. Kaya yung mga pilot na yan, may mga movie about Pablo Escobar Gaviria. So, kaya nag-hire siya ng pilot para lang pa, syempre, paliparin yung eroplano at magbabagsak ng droga sa isang country. So, babayaran ni Pablo Escobar Gaviria ng 500,000 pesos per trip. Eh, paano pag within 1 week ay nag-trip siya ng 5 times? Eh, manungay day giant. 2.5 billion euro di kwarta na. That is why napakaraming pera ni Pablo Escobar Gaviria. Hindi niya mabilang yung kanyang
pera. So Pablo Escobar's support of the poor earned him the nickname Robin Hood. Kaya Robin Hood yan. Kasi since marami siyang pera, binibigay lang niya sa mga mahirap doon sa kanilang mga lugar. Kaya yung mga tao doon, gustong-gusto si Pablo Escobar Gaviria. Kahit illegal yung kanyang ginagawa, binibigay naman niya yung pera eh. Yan yung ginagawa ni Pablo Escobar Gaviria. Kaya tinawag siyang mga Robin Hood. And at the height of his reign, Escobar made an estimated 420 million each week. Pag-aasam na ito. $420 million in one week because of drugs. Kaya mabilbi lang na pay day tati kwarta na hanin na. Awesome. 420 million ha. Remember, 420 million each week. That is why tinatapon niya lang yung pera doon sa mga ano, yung mga tao doon sa kanilang lugar. Kaya hindi maaresto si Pablo Escobar Gaviria kasi napakarami niyang supporter. And at the same time, pag mag-raid yung mga police officer, wala, may suporta yung mga tao doon. Kaya nahihirapan silang huliin si Pablo Escobar Gaviria noon. And did you know that because Pablo Escobar, a notorious Colombian drug lord, made so much money, he spent more than $2,500 every month purchasing rubber bands to bundle his stock of cash. Oh, gasom na ita niya. $2,500, manungay na itan. Igatang na lang iti rubber band para pang-bundle niya sa mga million dollars na pera niya. Sa one month na yan, gasom, manunga rubber band ngayon na itan. So, saan kaya niya nilalagay yung pera? So, yung pera niya, ikinakain pa ng mga daga. Manungay nga bilyon, kinan, tioto. Kunada na ita. So, the biggest single cocaine shipment Escobar ever made to the United States weigh a whopping 51,000 pounds. Gasom na ita. Yung may isang shipment. 51,000 pounds. Kaya ngayon bagak, one week na lang ka, $420 million. One week. Kabat na nga nga, tilubong, hindi na ito eh, ni Pablo Escobar Gaviria. Because of drugs. Kaya nga, sinabi ko, astronomical na business yung drugs. Drug lord, Pablo Escobar, had so much cash that rats ate almost $1 billion of his money each year. Mag-aasam yung sinabi ko nga. Dahil binabundle lang niya sa rubber band, ninalalagay lang sa mga room niya, kung saan-saan, ikinakain na ng daga yung kanyang pera. Yan yung mga nangyayari sa yaman ni Pablo Escobar Gaviria. Swerte na naman ng mga daga niya, no? Kumakain ng pera, $1 billion. So, in an attempt to change the laws, ha? Kasi nga si Pablo Escobar Gaviria ay talagang wanted na doon sa Colombia. Ang sabi niya, siyempre siya ay huhuliin. Gusto niya, kasi sabi ng US, huliin niyo yan si Pablo Escobar Gaviria kasi siya ay international drug traffickers. So ang gusto niya sa Colombia at US, kailangan palitan daw yung pag nahuli daw, kailangan mayroong extradition. Kailangan huliin at kakasuhan doon po sa US. So in attempt to change the laws of extradition, anong ginawa ni Pablo Escobar? Offered to pay Colombia's debt an estimated $10 billion. Kasi yung Colombia mayroong utang sa sa World Bank, parang ganyan. So ang sabi ni Pablo Escobar, oh, babayaran ko na lang yan, $10 billion. Basta palitan niyo lang yung laws of extradition. Pag-asunday na niya, Biden na. Kaya pero matigas din yung presidente ng Colombia, hindi niya ginawa po yan.
Kaya anong nangyari? Nagtago na lang po si ano Pablo Escobar Gaviria. Nagtago yan. Meron pa nga, nagtago doon, gusto ikulong talaga si Pablo Escobar Gaviria. So anong ginawa ni Pablo Escobar Gaviria? Sa isang bundok, nagpatayo siya ng kulungan doon. Nagpatayo ng sariling kulungan doon. Kulungan ng mga kasamahan niya. Napakalaki. Para mag-surrender, nag-surrender siya, ay kinulong sa ginawa niyang kulungan. Wala, hindi na siya makalabas doon. Pero hindi ay alam ng karamihan, nung nasa kulungan siya, yeah, parang happy-happy sila. Lahat ng mga kasama niya, happy-happy. Mayroong mga drugs, mayroong mga babae doon, lahat. Ay na mga illegal ay nagagawa niya. Nalaman ng gobyerno. Kaya ni-raid ulit yung kulungan na yan. Nung kulin na si Pablo Escobar Gaviria, nakatakas na naman yan. Alam nyo ba noon si Pablo Escobar Gaviria? Nung tumakas siya sa bundok, nagtago sa bundok, kasama niya yung pati mga anak niya kasi malamig yung panahon. Para mainitan yung kanyang anak, kinuha niya yung mga pera. Sinulog niya para uminit lang yung kanilang kwarto, yung lugar kung nasan sila. Sinulog niya lahat yung mga million dollars. Pampainit lang para kasi nilalamig yung kanyang anak. Ganun yan kayaman. Sinusunog yung pera. Yan po si Pablo Escobar Gaviria. Kaya mula noon, yan, hindi mahuli-huli kasi nga maraming mga supporters and magaling yung mga CIA, yung mga drug enforcement agency din na naniniktik sa kanya. Hindi siya mahuli-huli. So, anong nangyari? Bakit yan? Yung picture, namatay yan. Kasi ganito ang nangyari yan. Anong sino surveillance talaga, o yung talagang hinahanap si Pablo Escobar Gaviria habang dumadaan yung kotse doon sa isang lugar, si Pablo Escobar Gaviria mayroong telepono. Yung telepono na yun, tumatawag siya. Tinatawagan yung kanyang nanay. Hindi niya alam, nung tumatawag siya sa telepono na yan, mayroong umiikot na eroplano sa taas. Triangulation. Nalaman nila kung nasaan si Pablo Escobar Gaviria, kung nasaan lugar siya. Siyempre, alam nila, example, sa isang barangay, nandun siya, hindi nila mapinpoint kung nasaan. Habang nagpapatrol, yung isang sasakyan na parang napaljapan da. Nakita nila si Pablo Escobar Gaviria sa balkonahe na tumatawag. So doon, tinawag na yung mga Colombian police at sa at mga member din ng US Drug Enforcement Agency. Na alam nila yung bahay. Pinasok, tumakbo si Pablo Escobar. Nung pinasok, tumakbo si Pablo Escobar Gaviria sa bubong, sa taas, nagpatalon-talon until na baril siya. Kaya yan po yung actual na picture kung bakit namatay si Pablo Escobar Gaviria. Because of a gathering of intelligence. Isa din yan sa mga ginamit ng mga US para mahuli, dead or alive, si Pablo Escobar Gaviria. And because, you know, the Pablo Escobar Gaviria, marami ng pinataya. Pati mga polis. Kasi, ito, patayin nyo si PO1. Yung parang ganyan. Bibigyan kita ng $10,000. So, nagunahan yung kanyang mga bata. Kaya pag kinontra mo si Pablo Escobar Gaviria, sigurado patay ka dyan yung mangyayari. Yan. Kaya nga, under the Medellin cartel, yan, dalan natin. So, Medellin cartel, it is a controlled large portion of drugs entering US, Mexico, Puerto Rico, Venezuela, Spain. The corruption and intimidation characterize Escobar
delays. Yan, corruption and intimidation. Ano ba yung sinasabi niya? Plama, plata, o plomo? Yan, ang ibig sabihin ng plata or plomo, silver or bullet, or money or bullets. Kaya pag ikaw, check point, siyempre, ikaw police officer. Meron na you are conducting checkpoint. Eh, si Pablo Escobar yan, dadaan. Pagpipiliin ka, silver or bullet, plata o plumo. Ibig sabihin yan, pera o bala. Eh, bilang isang police officer, Colombia, anong gagawin mo? Kunin mo na lang yung pera, di ba? Kasi siguradong mamamatay ka. Kasi tatanungin mo pa lang, alam na niya kung sino yung nasa checkpoint. Alam na niya kung sino yung mga members ng family mo. Kaya mahihirapan po yan. Kaya pag mayroong checkpoint, before nadadaan si Pablo Escobar Gaviria, alam na niya kung sino yung mga police officers na nag-checkpoint doon. Kaya pag kumontra ka, pati pamilya mo, mamamatay. Kaya nga tinawag nilang plata o plumo. Yeah. Another, simple lang, sabi niya, you bribe someone here, you bribe someone there, and you pay a friendly banker to help you bring the money back. Yan, yung pinakasimple. Remember, ha? $60 million per day ang parang pera ni Pablo Escobar Gaviria. Gasong nga nita, $60 million per day. Saan mo gagastuin yan? Paano yan pag 1 year? Kaya yung mga pera pa ni Pablo Escobar Gaviria, until now, medyo hinahanap pa kung saan nila binaon sa hukay. Iba-iba kasi lahat. Mapapanood pa yan sa National Geographic. Totoo po yan. Si Pablo Escobar Gaviria. And also, we also have the... Nung wala na yung Medellin cartel, pumasok na po yung Cali cartel. Cali cartel. Nandiyan naman si Jose Santa Cruz Londono, better known as the Don Chepe, the chess player. Alam nyo naman yung mga chess player, di ba? Talagang nag-iisip ang mga yan. Head in syndicated organization. Under him, the Cali cartel was considered the most powerful criminal organization in the world. Cali cartel. Sabi nga ng International U.S. Drug Enforcement Agency, they are the professionals of the highest order, intelligent, efficient, imaginative, and nearly impenetrable. They are the Cali cartel. Kaya medyo mahirap papasok po yung mga Cali cartel na yan. So the Cali cartel was less violent than its rival. Kasi yung Medellin cartel noon sa kay Pablo Escobar Gaviria, talagang intimidation. Talagang pumapatay sila. Pero dito sa Cali cartel, wala. The Medellin cartel was involved in a brutal campaign of violence against the Colombian government. The Cali cartel grew. The cartel was much more inclined toward bribery rather than violence. So the concentration of Cali cartel, bibigyan mo yan ng pera. Hindi katulad doon sa Medellin cartel na talagang mayroong intimidation or violence na nangyayari po dyan. Diba mga kaibigan? So, teka lang ha. Ayan. So, the aside from that pala, meron po tayong mga Chinese triad. Yan. The Chinese triad, also called the Chinese mafia. Aside from yung mga Cali cartel na yan, the Chinese mafia is the oldest and biggest criminal organization in the world. So it is believed to be the controller of the Golden Triangle with the international connections on drug trafficking. Yan, mga Chinese mafia natin. Ito yung mga Chinese triad, which will be discussed sa next na lecture natin.
next lecture natin. Yung mga Chinese triad, and at the same time, aside from the Chinese triad, we will discuss now the different dangerous drugs, the classification of drugs, and at the same time, the medical pharmacology at mga categories of drugs. Napakarami pa po yung pwede natin po discuss. So at least now, you already know the different drug syndicate, mga drug traffic route na nangyayari po internationally. But locally, alam na naman natin, dito sa Pilipinas, marami ding mga illegal drug trade. Pag mayroong golden triangle, mayroong green triangle, yung meron tayo dyan sa taas, sa Abra, Benguet, Kalinga, Payao, mga Mountain Province, they are the what we call mga green triangle dito po sa Pilipinas. So, kaya yung mga borders ng Abra, La Union, borders ng Abra, Benguet, Kalinga, Mountain Province, they are the producer of marijuana. Even dito nga noon sa La Union, meron pang gumagawa or nagtatanim ng mga marijuana. But now, kukunti na lang kasi natatakot sila. Because if they found out that you are cultivating marijuana plants, then that would be a maximum penalty under the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. So, class. Yan. Yung marijuana, as you can see, dito po sa background ko, yan po yung mga marijuana. Iba't iba po yung klase ng marijuana. Pero tayong cannabis sativa, yan yung mga scientific name ng mga marijuana. Hindi lang po yung mga nabibili yung mga halaman, plantito, plantita dyan sa mga nakikita nyo sa palengke. Mayroong mga plantito, plantita. Pero dito sa subject natin yan, we have the scientific name ng marijuana, the cannabis sativa 5. Mayroon tayo cannabis sativa 5, cannabis sativa indica. Mga iba-iba po yung mga species. Yung nandito po, medyo hindi masyadong malakas. Yan, sinasabi pa nila mga five fingers, Baguio Gold. Those are considered the other name of marijuana. Or OMADs, yan, OMADs, tinatawag nilang mga damo. Yan. And I hope mga criminology student, hindi nyo pa natikman yung mga marijuana yan. And I hope that you will never take marijuana. Kasi once you take marijuana, baka ma-addict kayo, hindi na kayo magiging police letter on. Pag positive po kayo sa test, positive kayo sa taking of this marijuana or the cannabis sativa. Yeah, cannabis sativa 5. Cannabis sativa L. That is the scientific name. And we all know that marijuana ay parang normal lang dito po sa Pilipinas. Sabi ko nga, pag Mexico ay number one producer of marijuana, hindi po pahuhuli yung Pilipinas. Sabi nga nila, number two, second place when it comes to producing of marijuana. Pero ngayon siguro, medyo bumaba na po tayo ng ranking. Kasi nga, because of the strict implementation of the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kaya hopefully, hantay nga second nun. Baka nasa third, fourth na. Parang kanya, no? O baka first pa rin. Baka abutan tayo pa iti Mexico, pero hanmod kumanya. So, hanggang dyan lang muna, mga guys. Mayroong, hindi ko alam kung wait nyo na lang kung mayroong pang activity nakasama itong lecture natin. Kasi by loading your flash drive, baka kasama na rin yung lecture at saka yung notes together with my video. Yan, video po. Maraming salamat ulit, guys. Ha, medyo gumagabi na. This is a recorded video. Medyo gumagabi na.
mag-mangyun mo siguro background. Okay, guys. Thank you very much. See you again next meeting. Bye-bye.